Feli Pinoy! Special TV! We care, we share, we learn! Season 2! Sa ating kinabukasan, tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Wina, gamitin ang wasto, tiyaga, huwag bibitaw. Dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan, tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdami ng ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Wina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Kung pagbubutihan mo ang pag-aaral, tayo'y asenso, laging tatandaan. Kayang magtagumpay kung pagsisikapan, laging iisipin na ang karunungan ay kayamanan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Wina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. April, nabasa mo na ba ang kwento ni Haring Mateo sa bagong biling aklat ni Ate Feli? Hindi pa. Eh ikaw, Ate Feli, nabasa mo na ba yon? Hindi pa din, Abby. Hay, ano kaya ang mangyayari sa mga kapatid ni Haring Mateo? Narinig ko kasi sa isa sa mga kaklase ko na nabasa na niya ang kwento, ngunit ayaw niya sabihin sa akin ang nangyari. Sinabi lang niya na mayroong mabait at salbahing kapatid si Haring Mateo. Nabasa na kaya ni Jenny ang yung bago kong kalaro, ang kwento? Ano kaya ang naging wakas? Hay naku, Abby. Bakit ang dami yung bang tanong? Bakit hindi mo na lang basahin yung kwento para hindi kami yung iniistorbo mo? Nagtatanong lang naman eh. Masama ba yun? Diba ang sabi sa atin ni Nanay, kapag meron kang hindi alam, ay pwedeng magtanong? Oo, Abby, tama ka naman doon. Okay lang ang magtanong kapag hindi mo alam ang sagot dito. Pero dapat din gawin mo ito kapag walang ginagawang importante ang mga kasama mo. Alam mo ba, Abby, ang pagtatanong ay isang mabisang paraan upang maunawaan ang isang kwento o mensahe ng kwento.
Sa pamamagitan nito, makakatiyak ka sa impormasyong nabasa o narinig at mas malinaw ang hindi naunawa ang bahaging pahayag ng nagsasalita. Nakuha mo ba yon, Abby? Oo, ate. O sige, para malinawan ang mga katanungan mo tungkol kay Haring Mateo, kunin mo na ang aklat mo at basahin mo na ito. At kung meron ka pang mga katanungan sa kwento, pwede mo naman kaming tanungin ni ate. Di ba, ate? Oo, Feli. Pasensya ka na rin, Abby, ha? Hindi ko nasagot mga katanungan mo kasi hindi ko pa rin nababasa yung kwento. Sorry din, ate, sa pang-iistorbo, ha? Kukunin ko na yung aklat ko. Magandang umaga, mga bata! Ako si Teacher Sarah, ang makakasama ninyo ngayong araw na ito. May kasabihan na ang isang matalinong bata daw ay mahilig magtanong. Madalas itong nagtatanong at lagi itong may nais malaman. Ganoon ka rin ba? Umpisahan na natin ang pagtuklas sa isang bagong kaalaman. Basahin mo ang mga sumusunod na pangungusap. Iguhit ang check kung ang pangungusap ay nagtatanong at X kung hindi ito nagtatanong. Heto ang unang bilang. Nakaranas ka na ba ng kahirapan sa buhay? Check ba ang sagot mo? Magaling! Ito ay pangungusap na nagtatanong. Para sa ikalawang bilang. Ano-ano ang mga nagpapasaya sa iyo? Check ba ang sagot mo? Tama ang sagot mo. Ito ay pangungusap na nagtatanong. Ito ang ikatlong bilang. Ang Pilipinas ay laging nakararanas ng sakuna. X ba ang sinulat mo? Tumbak! Ang pangungusap na ito ay hindi nagtatanong. Saang bahagi ng Pilipinas ang palaging nadadaanan ng bagyo? Check ba ang sagot mo? Magaling! Ito ay pangungusap na nagtatanong. Aray! Ang sakit ng lalamunan ko! X ba ang isinulat mo? Magaling! Hindi ito pangungusap na nagtatanong. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap na padamdam. Ang gagaling nyo naman! Ating ipagpatuloy ang pag-aaral. Alam nyo ba kung ano ang pangungusap na patanong? Ang pangungusap na patanong ay isang pangungusap na nagtatanong o nagsisiyasat at naghahanap ng sagot at ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Mga bata, sa palagay niyo ba ay mahalaga ang pagtatanong? Tama, ito ay mahalaga. Dahil ang pagtatanong ay makakatulong sa pagbubuklod ng impormasyon, sa pagsusuri sa mga nalalamang ideya at sa pagbubuo ng bagong ideya o impormasyon. Tignan ang larawan. Larawan ng dalawang batang
namumulot ng basura. Tingnan ang sitwasyon sa larawan. Maari ka bang bumuo ng dalawang tanong tungkol sa iyong nakikita? Halimbawa, ano ang ginagawa ng dalawang bata? Handa na ba? Kahalintulad ba ng tanong mong nabuo ang ginawa ko? Bakit namumulot ng basura ang mga bata? Magaling! Nakasulat ka ng isang tanong tungkol sa larawan. Sumulat ka pa ng isa pa. Magkaano-ano ang mga bata? May pagkakahawig ba ang naisulat mo dito? Ang galing mo! Mayroon akong babasahing maikling kwento. Makinig kayo ng mabuti upang masagot ninyo ng maayos ang mga tanong pagkatapos ng kwento. Handa na ba kayong makinig? Feli Pinoy! Feli Pinoy! Ang pamagat ng aking kwento ay si Mia. Isinulat ni Ginang Gladys J. Vergara ng San Fernando Elementary School. Masayang-masaya ang mga bata sa mababang paaralan ng San Carlos dahil ngayong araw na ito ay magkakaroon ng palatuntunan sa kanilang eskwelahan. Malapit nang magsimula ang palatuntunan. Dumating na rin ang klase ni Binibining Ramos na silang magsisitanghal sa gagawing palabas. Ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang palatuntunan nang mapansin ni Binibining Ramos na wala pa si Jenny. Ang batang unang aawit bilang pambukas ng palatuntunan. Tinawagan ni Binibining Ramos ang numero ng telepono ng nanay ni Jenny. Ngunit walang sumasagot dito. Binibining Ramos, mayroon po bang problema? Kanina ko pa kayo nakikitang balisa. Oo, Miko. Hanggang ngayon ay wala pa si Jenny. Siya ang unang magtatanghal. Ano po kayang nangyari sa kanya? Binibining Ramos, maaari na ba tayong magsimula pagkatapos ng 10 minuto? Opo, ma'am. Miko, ano kayang mabuti nating gawin? Alam ko na po. Baka pwedeng si Mia na lamang po ang aawit para sa pambukas ng palatuntunan. Kapag po kasi nag-iensayo si Jenny, ay parati niyang kasama ang kanyang kaibigang si Mia at sumasabay din po siya sa pag-awit ni Jenny. Pinuntahan ni Binibining Ramos at Miko si Mia na nasa likuran ng entablado at inalok umawit sa harap ng mga bata. Malugod na tinanggap ni Mia ang alok ng guro dahil mayroon din siyang talento sa pag-awit. Nakinig ba kayo ng mabuti sa kwento ni Mia? Handa na ba kayo sa pagsagot sa mga katanungan? Sino ang magtatanghal sa palatuntunan? A. Ang klase ni Binibining Ramos. B. Ang klase ni Binibining Moras. C. Ang klase ni Binibining Ramon.
ang sagot nyo ba ay titik A? Tama! Ang magtatanghal sa palatuntunan ay ang klase ni Binibining Ramos. Saang eskwelahan magtatanghal ang klase ni Binibining Ramos? A. Sa mababang paaralan ng San Lucas? B. Sa mababang paaralan ng San Miguel? C. Sa mababang paaralan ng San Carlos? Ang sagot nyo ba ay titik C? Magaling! Tama ang sagot mo! Sino ang pumalit kay Jenny para umawit? A. Si Maymay? B. Si Mika? C. Si Mia? Titik si ba ang sagot mo? Napakahusay! Tandaan, sa pagbuo ng tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay, maaari kang gumamit ng mga panghalip na pananong gaya ng sino, ano, kailan, saan, ilan, at iba pa. Simulan sa malaking titik ang pangungusap at lagyan ng bantas na tandang pananong. Para sa unang bilang, paano sinimulan ang mga tanong sa kwento ni Mia? A. Sinimulan ko ito gamit ang malaking titik sa unahan ng tanong? B. Sinimulan ko ito gamit ang maliit na titik sa unahan ng tanong? Ang sagot mo ba ay titik A? Mahusay! Kailangan simulan ang tanong gamit ang malaking titik. Para sa ikalawang bilang, paano tinatapos ang tanong? A. Tinapos ang tanong gamit ang tuldok? B. Tinapos ang tanong gamit ang kwit? C. Tinapos ang tanong gamit ang tandang pananong? Pinili mo ba ang titik C? Magaling! Tandang pananong ang gagamiting bantas kapag nagtatanong. Heto ang ikatlong bilang. Ano-ano ang mga salitang ginamit upang simulan ang tanong? A. Gamit ang mga salitang ano, sino, sino-sino, ilan, kailan, ano-ano, sino-sino. B. Gamit ang mga salitang oo, hindi, at maaari. C. Gamit ang salitang pwede na. Ang sagot mo ba ay titik A? Tama ang sagot mo. Para sa ikaapat na bilang, kailan ginagamit ang tanong na ano? A. Kapag ang sagot na hinihingi ay para sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. B. Kapag ang sagot na hinihingi ay para sa panahon at petsa. C. Kapag ang sagot na hinihingi ay para sa dahilan. Ang sagot mo ba ay titik A? Tama ang sagot mo. Heto ang
ikalimang bilang. Kailan ginagamit ang tanong na sino? A. Kapag ang sagot na hinihingi ay para sa dahilan? B. Kapag ang sagot na hinihingi ay para sa tao? C. Kapag ang sagot na hinihingi ay para sa panahon at petsa? Ang sagot mo ba ay titik B? Mahusay! Feli Pinoy! Feli Pinoy! Oras na para sa galing mo, ipakita mo! Magpapakita ako ng limang larawan na may pangungusap at pagkatapos ay bubuo kayo ng mga tanong tungkol dito. Simulan na natin! Heto ang unang bilang. Nakita ko ang kahon ng may maraming candy sa mesa. Bumuo kayo ngayon ng isang tanong batay sa larawan at pangungusap. Kahalintulad ba ng mga tanong na nagawa ko ang naisulat mo? Sino ang nakakita ng kahon? Ano ang laman ng kahon? Saan nakita ng bata ang kahon? Kung kahalintulad nito ang mga sagot mo, ang husay nyo. Para sa ikalawang bilang. Iniabot ni Itay ang kanyang pasalubong kay Ana. Nakabuo ka na ba ng tanong? May pagkakatulad ba ang mga naisulat ko sa nagawa ninyo? Sino ang may dalang pasalubong? Ano-ano ang pasalubong ni Tatay kay Ana? Ilan ang dalang pasalubong ni Tatay? Kung oo ang sagot mo, ang galing nyo! Heto ang ikatlong bilang. Masayang naglalaro sa palaruan sina Alex, Benny, Susie at Marie tuwing araw ng Sabado. Bumuo na kayo ng tanong mga bata. Ganito ba ang nabuo mong mga tanong? Sino-sino ang mga naglalaro? Saan sila naglalaro? Kailan sila naglalaro sa palaruan? Kung may pagkakahawig ang sagot ninyo, mahusay! Magaling ka nang bumuo ng mga tanong. Palakpakan mo ang iyong sarili dahil napakahusay mo. Ngayon naman ay mayroon akong babasahing kwento. Makinig kayong mabuti mga bata. Pagkatapos ko itong basahin ay bubuo kayo ng mga tanong tungkol dito. Ang pamagat ng ating kwento ay Dakila Ka, Aming Inay. Isinulat ni Ginang Gladys J. Vergara, isang guro sa San Fernando Elementary School. Tatlo kaming magkakapatid. Ang panganay sa aming magkakapatid ay si Kuya Alberto. Si Kuya Alberto ang nangunguna sa klase nila. Nasa fourth year high school na siya. Sumunod si Kuya Efren. Nasa ikapitong baitang na siya at pumapangalawa sa klase.
Ako naman ang bunso sa amin. Andrea ang aking pangalan. Nasa ika-anim na baitang na ako. Hindi naman sa pagmamayabang ay kasama ako sa mga nakakakuha ng with high honors sa aming klase. Lahat kami ay nag-aaral sa San Jose Integrated School. Araw-araw ay naglalakad lamang kami papasok sa paaralan. Pagkagising namin ay nakahanda na ang aming almusal sa mesa. Maagang nagigising si inay upang lutuin ang aming almusal at ang babaunin naming pananghalian dahil maghapon ang aming klase. Nakaayos na din ang mga uniforme na aming isusuot. Pagka-uwi namin ay nakapaglaba na si inay at nakapaglinis na ng bahay. Dahil sa ibang lugar nagtatrabaho si itay, si inay lamang ang lahat ng gumagawa ng gawaing bahay at tumutulong sa amin sa aming aralin. Hindi natutulog si inay hanggat alam niya na mayroon pa kaming mga takdang aralin na kailangang tapusin. Sa eskwelahan ay parati akong tinatanong ng aking mga kamag-aral kung sino ang naghahanda sa aking baong pagkain dahil sila ay bumibili sa kantina at parating sinasabi na hindi masyadong masarap ito. Inggit na inggit sila sa akin dahil masustansya at masarap ang mga baon ko araw-araw. Parati nilang sinasabi sa akin na napakaswerte naming magkakapatid dahil sa ginagawa ni inay para sa amin. Isang araw, nanibago ako kay inay. Walang imik na ginagawa ang trabaho. Tinanong ko siya kung ayos lamang siya. Inay, mayroon ka bang dinaramdam? Tanong ko sa kanya. Wala ito, anak. Sinat lang. Sagot niya. Magpahinga ka na lang po. Inay, baka kung mapaano pa kayo. Sambit ko. Okay lang ako, anak. Wala kayong babaunin kung hindi ako magluluto. Wala din kayong isusuot na uniforme kung hindi ako maglalaba at darap na ninyong marumi ang bahay kung hindi ako maglilinis. Malungkot niyang sagot. Habang papunta kaming magkakapatid sa aming pinapasukang paaralan, naisip ko na napakadakila ni inay. Inuuna parati ang aming kapakanan kahit mayroon na siyang karamdaman. Naisip ko bigla na niminsan ay hindi ko siya nakitang bumili ng bagong gamit para sa kanyang sarili. Parati kaming magkakapatid ang inuuna niya. Kinausap ko ang aking mga kapatid kung mayroon silang naipon sa mga baon nila para bago kami umuwi ay ibibili namin si inay ng prutas. Buti na lamang at mayroon silang natirang ipon mula sa kanilang baon. Bumili kami ng mga prutas para kay inay. At habang pauwi kami ay napag-usapan namin ang ginagawa ni inay para sa amin. Napakadakila ng aming inay. Minsan ay hindi namin napapansin ang kanyang ginagawang sakripisyo para sa amin dahil nakatuon lamang kami sa aming sarili. Madalas
ay hindi namin siya pinasasalamatan. Pinagkasunduan naming magkakapatid na babawi kami kay inay. Tutulungan namin siya sa mga gawaing bahay na walang kapaguran niyang ginagawa. Pagdating namin sa bahay ay iniabot naming sa kanya ang mga prutas. Laking tuwa niya dahil hindi niya inaasahan na mayroon kaming pasalubong sa kanya. Niyakap naming siyang magkakapatid at sabay-sabay naming sinabi sa kanya ang salitang, "Salamat po, inay, sa pag-aaruga sa amin." Napaiyak na lamang si inay at yumakap sa amin. Feli Pinoy! Feli Pinoy! Mga bata, nagustuhan niyo ba ang binasa kong kwento para sa inyo? Lagi ninyong iisipin na hangad ng magulang ang kabutihan ng kanyang mga anak. Matapos marinig ang kwento, bumuo ng 5 tanong batay sa iyong narinig. Tandaan, simulan ang pangungusap na patanong gamit ang malaking titik at tapusin ito gamit ang bantas na tandang pananong. Handa na ba? Umpisahan na ang unang tanong. Tapos na ba? Handa na ba sa ikalawang tanong na gagawin? Para sa ikatlong tanong. Handa na ba sa ika-apat na tanong? At para sa huling tanong. May pagkakatulad ba ang mga tanong na naisulat ko sa mga naisulat ninyo? Ano ang pangalan ng panganay na kuya sa kwento? Sino ang nagkukwento na dakila ang kanyang inay? Sino ang naghahanda ng almusal para sa kanila? Saan nag-aaral ang magkakapatid? Ilan ang magkakapatid sa kwento? Napakagaling ninyo! Palakpakan ang iyong sarili. Mga bata, tingnan at basahin natin ang talata. Ang pamagat ng ating talata ay Pagmalasakitan Ating Kapaligiran. Isinulat ni Ginang Gladys J. Vergara. Lubos akong nagtataka sa kwento ng aking ina. Noong sila daw ay mga musmus pa lamang, ay kay gandang tingnan ang kanilang kapaligiran. Bawat bundok ay luntian ang kulay. Punong-puno ng mga punong kahoy. Walang parte ng kabundukan ang makikitang walang nakatanim na puno. Ngunit ngayon, parang kabaligtaran ang masisilayan. Ang mga kabundukan ay nakalbo. Ang pagbaha ay hindi na rin mapigilan. Ang kapaligiran ay puno ng basura. Mayroon pa ba tayong magagawa sa ganitong sitwasyon? Oo, ang isinagot ng aking ina.
dapat nating pagmalasakitan ang ating kapaligiran. Sa pagsisimula sa ating sarili, ay kaya nating baguhin ang kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran. Simulan na natin ang pagbabagong ating nais para manumbalik ang ganda ng ating kapaligiran. Naintindihan ba ang kwento? Halina't tuklasin ang isa na namang bagong kaalaman. Ano ba ang isang talata? Ang isang talata ay isang serye ng mga pangungusap na nakaayos at magkakaugnay. At lahat ay may kaugnayan sa isang paksa. Sa pagsulat ng talata, importante na may wastong baybay ng mga salitang gagamitin. Kailangan din ang tamang gamit ng malaki at maliit na titik sa mga salita at ang paggamit ng tamang bantas. Pag-usapan natin ang talatang binasa tungkol sa pagmamalasakit sa kapaligiran. Ano ang pamagat ng talata? Ang pamagat ba nito ay pagmamalasakit sa kapaligiran? Napakahusay! Paano isinulat ang pamagat ng talata? Tama! Nagsisimula ito sa malaking titik. Paano isinulat ang unang salita sa panimula ng talata? Tama! Nagsisimula sa malaking titik ang unang salita ng talata at lahat ng mga unang titik ng bawat unang salita sa bawat pangungusap. Maliban pa dito, ang unang pangungusap ng isang talata ay nakapasok kumpara sa iba pang pangungusap na kasama nito. Ito ay tinatawag na indention sa salitang Ingles. Sumulat ka ng isang talata na nagpapahayag ng sariling reaksyon tungkol sa pagbaha kapag umuulan. Ipakita sa inyong mga magulang ang inyong nagawang talata. Muli, ako si Teacher Sarah. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Naway, marami kayong natutunan sa araw na ito. Paalam! Saan nag-aaral ang bansa? Mga halimbawa ng mga katanungan na sigurado mong masasagutan kung ang binasa'y naunawaan at importanteng detalye ay tinandaan. Kung minsan naman ay maaaring ikaw upang may pahayag ang kaalaman. Gamitin ang mga angkop na salita sa pagtatanong tungkol sa binasa. Mga tanong maaaring simulan sa ano, sino, saan. Ilan natin
mensaheng napakinggan, at kung mayroon pang nais malaman na mga pananaw o mga dahilan, ang pagtatanong ay mabisang mga bata, sa panahon ng pandemya, malaki ang matutulong ng pagiging masikap natin sa lahat ng bagay, gaya na lamang ng pagkahilig sa pagtatanim ng mga halamang gulay na pwede nating iluto at kainin. Maaari din tayong gumawa ng mga bagay na pwede nating gamiting muli. Ako si Feli, nagsasabing hanggang sa muli! sa kaunlaran ng bayan.